Well, ito din, tungkol din siya na prosthetics. Yun naman, hindi naman kasi siya naka-based sa totoong story. So, kumapit lang ako mismo sa backstory ng character ko. And siguro, sobrang konti lang din yung ma-excena niya. And wala siya masyadong effort. Hindi naman siya nananakot, hindi lang yung susulpot, ganyan. So, masasabi ko na mas... Hindi naman sa hindi ako nag-effort po doon. Pero mas, siguro, mas sinumpran ko lang din. Mas nag-research po ako. Kinilala ko siya mabuti kasi marami nakakilala sa kanya. So, kailangan nating mabigyan ng justice yun na kapag napanood nila, parang, okay, tama-tama. Oh, ito nga si Marita. Hindi naman ganyan eh. So, kailangan natin mag-research. And may mga kinausap din po ako ng mga taga... Kinausap din po ako na doon po graduate sa school na yun and part mismo ng theater community. Kinala niya siya and marami siya na share sa amin. Katabi lang and may mga sanay po siya mga photos, ganyan. So, yun, isa din yung sana nakatulong sa akin and pinaka hindi ko binitawan kahit siguro nung nag-shoot na po kami is noon ng mga horror films. And lakot ako ng lakot ng mga behind the scenes, mga... Yung mga ganun po, kasi parang po ako natutunan din talaga sa panonood. Parang workshop po mo talaga yun kapag nanonood ako. Kasi sobrang busog na busog yung mata ko, yung utak ko. Kaya halos minsan hindi na po parang tutulog noon po ako nanonood. So, yun po yung paghahanda ko palagi. Mas nag-workshop ako on my own. Nag-research ako kung bagay ginagawa ng assignment ko. Before the listeners, follow-up lang, how hard yung mga prosthetics? Hindi ka ba kinate? Hindi ka ba nahirapan? Allergy dahil sa daming prosthetics na ginawa? Very common skin asthma. So, yun po yung una-una ko sinabi sa kanila na paano po kaya yan? Baka mag-break out or ganyan. Tapos sabi naman nila hypoallergenic. Ginawa na po nila ng parang bago pa ilagay sa akin. And matagal po siya ginagawa, like 2 hours. Yan po, makikita ninyo, mukha po siyang pimples, pero hindi. Nakakatakot po siya kung napanood nyo, I swear. As in, kahit ako po, mag-CR ako, nagmamadali po ako mag-CR kasi ayaw ko po mag-pimples sa iyo. Sa salamin, totoo po talaga kasi nagmamadali ako. And ang mahirap po kasi doon, nakakontact lens ako ng white na meron ng black sa gitna. So parang mga ganun, no? Kundi mga makikita mo, and yung nails. Ayun ko ba, sa nails po ako hirap na hirap kung doon yung nasa buha ko. Kasi pag yung CR po ako, ang hirap, nagtatanggalan sila lahat. Parang nahihiya ako magparitouch sa mga kuya na sa prosthetics namin. So, hirap na hirap ako. Hindi na ako umiinom ng tubig, direk. Parang hindi po ako ma-CR. Parang ganun. Mahirap po siya. Mahirap po pag naka-prosthetics ka for how many hours. Pero, minake sure ko naman na sana worth it. Ganun po. May isang araw na from 8 a.m. naka-prosthetics ka na hanggang madali. Yes! Oh. Direktahin na natin yung mga isa na nila. And medyo kalabahan po ako kasi kumuha na ako ng stick. Ginagalan ko lang sa mukha ko kasi makatina po siya. Tapos after nun, pumunta ako ng may store ako na pinuntahan kasi alam ko na ako ano next na mangyayari kayo po. Kasi sobrang sensitive po talaga ng stick ko. Like, pag ginanong ko siya ngayon, may makakita na ako. May scratch na agad. Ganun siya kasi. So alam niyo na, kailangan niyo po uminom ng tubig para hindi kayo maging ganyan. Yeah. Yes, and sunscreen. Para na sobrang nandun. Oo. Ano nga po rin yung question? Preparation mo during your role? Yung preparation ko lang po kasi, parang syempre bilang artist na meron kayong mga spirit animal na tinatawag kapag meron kayong certain project. I think ito tinawag ko yung tili ni Chris Aquino sa unang feng shui ng movie. Yun talaga yung parang sabi ko, kung meron mang magiging trademark, parang gusto ko rin naman yung sigaw ko or yung tili ko yung makikilala. And dito kasi sa character ko na si Sandra, ano lang talaga siya, pinoprotektahan lang talaga niya yung mga
estudyante niya dun sa story, wala talaga masyadong preparation. I think, ang sa akin, kung paano ako mag-recuperate from the taping itself or from the shooting itself. Kasi sobrang draining ng lahat ng sigaw, lahat ng emosyon na binibigay kapag sa horror film. So, mas dun ako, dun ko pre-prepare yung sarili ko kung paano ako mag-recuperate the next day. And knowing na meron din akong school, kasi meron din akong place sa school na tinatandaan. So parang pa, nag-volley lang ako from one place to another. Kaya mas extra dreadful yung mga araw. Share ko lang po si Luis na isang eksena po siya na tinakot siya mga rita. Ang ganda po nung tiling niya, para lahat kami yung art, yung AD, yung script ko. Sabi niya, alam, pwede natin ibenta yung audio ni Luis. Kasi sobrang linis nung tiling niya, pwedeng gamitin pang stock audio sa mga horror films. Sobrang linis nung tiling.